Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, ay kakain tayo ng McDonald's! Meron tayo ditong fries, meron tayong spaghetti, one piece spicy chicken, and itong kanilang regular burger. And sinamahan ko siya nitong dalawang variant or different flavor ng kanilang iced coffee milky, which is itong chocolate at itong vanilla. Since meron si Jollibee'ng iced coffee, nakita ko din na meron si McDonald's, nag-order na ako para ma-compare ko silang dalawa. Matignan ko kung sino ba yung mas masarap or sino ba yung mas affordable or sino ba yung mas mapaninindigan na pagiging iced coffee. So ngayon, titikman natin siya. And of course, at the same time, kakain tayo nitong mga pagkain na sa harapan ninyo. So sabayan nyo na ako kung hindi pa kayo nagla-lunch, hindi pa kayo nagdi-dinner, hindi pa kayo nagme-breakfast. So sabay-sabay na tayo. And I hope na ma-enjoy nyo itong video na ito dahil itong video na ito ay karugtong or isa sa mga magiging segment natin na mga fast food chain dito sa Philippines. Nung June, kinover natin yung mga iba't ibang businesses na malapit dito sa amin. So yung mga online businesses. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys para naman sa ganun matulungan natin sila. And ngayon, ito naman, i-cover naman natin yung iba't ibang fast food chain dito sa Philippines. So inunan na natin yung Jollibee. So naka-upload yung Jollibee and now dito naman tayo sa McDonald's. So sunod-sunod lang yan. So mag-comment lang kayo kung if ever na meron kayong mga fast food chain na napuntahan na hindi pa ganun ka kilala or hindi pa talaga ganun napupuntahan ng iba. So para malaman din ng iba. Ngayon, sisimulan natin ang pagkain sa fries. Syempre, fries, favorite talaga, all-time favorite. Large yung in-order ko. Tapos ito, umorder ako ng meal, nitong spaghetti, one-piece chicken, at saka ito, in-upgrade ko siya sa iced coffee milky with chocolate. And umorder ako ng a la carte nitong regular burger at saka isa pang iced coffee with vanilla. So ayan, yung napansin ko lang sa chicken, medyo maliit siya. Pag take out talaga sa McDonald's, ewan ko bakit ganun sila ka-unfair. So wala tayong rice today. Chicken and spaghetti lang kasi more on carbs na to. Ngayon ko lang napansin na yung burger pala nila, tumaas na ng 5 pesos kasi before, 30 pesos lang siya. Pero ngayon napansin ko, 35 na pala. Hindi ko alam kung dito lang sa online or talaga bang tumaas siya ng 5 pesos. In-order ko nga pala siya sa My Food Panda. Pinadeliver ko siya ngayon. Nag-order ako ng 11:30 tapos dumating siya before 12. So napakabilis kasi malapit na din yung area. Tapos lang pangat nung pagkaka-take out kasi parang nilagay lang sa malaking plastic tapos pinagsama-sama lang nila lahat. Tapos, ang malungkot pa dito, walang kutsara, walang tinidor, wala rin straw. Kaya ngayon, nag-provide ako ng kutsara. Pero ito yung gagamitin ko panghalo dito. Sa regular burger, yung burger kasi ng Jollibee, mas gusto ko kesa dito sa burger ng McDonald's. Kasi yung lasa, hindi ko siya masyadong magustuhan. Pero parang hindi naman malayo yung lasa nila. Pero syempre, distinct pa rin yung lasa ng burger ni Jollibee. So ayun, ako lang ba, pagka nag-order ng burger, pinapadagdagan ako ng dressing kasi yung dressing masarap. Gusto ko yung dressing nila, pero mas masarap yung sa Jollibee. Ngayon, pag nagpapadagdag ako, gusto ko yung taas tsaka baba kasi mas nalalasahan ko yung burger niya. Pero may ibang tao kasi na ayaw nila nung dressing, mas gusto nila nung patty na lang tsaka yung bread mismo.
So yun, no, share ko lang. Second day na lang home quarantine namin ni Dada. Dahil magsa-swab test siya and kailangan namin mag-home quarantine for 14 days bago rin ako makapasok sa trabaho. So ito na yung gagawin ko siguro araw-araw. Hindi ko alam kung pag na-upload ko na to, tapos na yung home quarantine namin or hindi pa. Pero hopefully pagka after ng swab mag-negative para wala nang problema and hopefully maging safe na rin. Hindi lang kami, kayo rin lahat. Maging safe kayo, mag-ingat kayo palagi kasi delikado at nagkakalat ng virus ngayon sobra. Medyo boring sa bahay kasi nandito ang bahay namin. Ito, sala, higaan, tapos ito pa yung ginagawa kong studio. Kaya ngayon si Dada, nasa gilid, nagsa-cellphone. Kasi wala siya papwestuhan. Sobrang liit ang bahay namin, parang studio tayo. Pagpasok mo, sala, higaan, tsaka kitchen o kainan. Sobrang liit ang bahay namin. Gusto ko kunahin tong vanilla. Nasaan ako kasi walang straw. Sana naman lang sinamahan nila ng straw, diba? Kasi kaya nga meron takipe tas may butas para dun sa straw. Pero hindi nila sinama yung straw. Sobrang disappoint ako. Tapos wala pang kutsara. In-order ko sa may pako. Kasi yun lang yung available doon sa Food Panda. Akala ko ba milky? Parang di naman milky. Kasi parang twice yung milk niya na nilagay dito sa milky or iced coffee milky. Kasi yung isa iced coffee lang, ito iced coffee milky with vanilla, tapos ito with chocolate. Parang ang light lang nung lasa niya. Hindi siya ganun katapang nung mga coffee na natikman ko na. Kung i-compare ko siya dun sa lasa ng iced coffee ng Jollibee tsaka yung iced coffee nitong McDonald's, ito with vanilla yung isa, iced coffee with coffee jelly. Kung i-compare ko, mas masarap pa rin yung iced coffee ng Jollibee kaysa dito kay McDonald's. Kasi medyo light lang yung lasa niya. Pinaless ice ko na siya. Halos wala nang parang walang ice. Kasi hindi ko na talaga, ayoko kasi lalo pag take out, ayokong maraming ice. Kasi natutunaw, tapos sumahalo na siya sa kape. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko na pinapalagyan ng ice. It's either wala nang ice or less ice lang para medyo malamig din naman siya. Ngayon, itong lasa medyo light lang siya. Hindi siya ganun ka hindi ganun katapang yung milk niya at hindi din naman ganun katapang yung coffee niya. So parang balance lang. Nakalimutan ko mag-order ng sundae. Kasi gustong-gusto ko yung sundae na kinasawsawan nitong fries. Hindi masarap yung hindi masarap yung fries dun sa sauce ng spaghetti. Try natin sawsaw dito sa may gravy. Alam ko hindi lang naman ako gumagawa nito. Kaya ibang hindi pa nasusubukan, try nyo, masarap. Itong fries tas gravy. Minsan nga yung fries and ice cream or ito. Kaso ito hindi ko gusto yung lasa. Parang ang pangit niyang pagsamahin. Hindi ko gusto yung tsura nung spicy chicken nila. Parang sunog na parang laps na. Tapos ang liit pa. Parang ang itim niya. Hindi siya katulad ng mga talagang binibenta na parang hindi ko siya may enjoy. Pero feeling ko mauubos ko siya. Enjoy pero sana masarap kasi first time ko lang umorder nitong spicy. Actually, napag-usapan namin to last time nung klase namin sa online na wala na daw spicy. Pero meron pa pala. Pagka humihingi kayo ng ketchup sa McDonald's, sa Jollibee o sa kahit sa ang fast food chain, check nyo guys ha, kasi minsan hindi napapansin na expired na pala yung ketchup. Yung iba pa nga nagdadala o nag-uwi, humihingi na marami kasi uwi nila. Sa sobrang kasugapaan, hindi na nakakain, expire na.
So dito muna tayo sa spaghetti, haluin na muna natin siya. Ang konti ng sauce niya. Hindi katulad sa Jollibee na ang dami, pati yung hotdog, apat ata yung hotdog ng Jollibee. Ito parang dalawa lang. Tapos ang konti ng giniling niya. Pero sabi nila, yung spaghetti daw ni McDonald's, halos parang parehas na nung kay Jollibee. Sabi pa nung isang kaibigan ko, yung lasa ng spaghetti ng McDo, parang naging Jollibee. Tapos yung lasa ng spaghetti ng Jollibee, parang naging McDo. Parang nag-switch sila. So ayan, let's go. Tikman na natin, guys. Ano mo favorite na favorite kung pumunta dati sa Jollibee, sa McDo, kompleto pa namin ni Dada yung laruan. Meron nga ako dating kompletong castle ng Hello Kitty. McDonald's ba yun da? Sa McDonald's. Kompleto ako noon, Hello Kitty castle. Kaya alam nyo na. Okay guys, let's go. Tikman na natin. So sobrang tagal na nag-lockdown. So sobrang tagal ko nang hindi nakaka-order ng spaghetti ng McDonald's. Nakalimutan ko na yung lasa niya. Pero yung huling dikim ko sa kanya, maasim siya. Tapos ngayon medyo nag-light yung pagka-asim. Tapos medyo tumamis. Tama nga yung friend ko, parang medyo parang gasang Jollibee. Parang magatas yung lasa. Kasi syempre nasanay kayo pagka ngayon nasa office kayo, order na lang ng fast food, yun na lang yung pagkain nyo or lunch. Paglalabas, minsan nagtitipid, ito na lang kakainin. Meron akong video before, nag-dorm pa ako nun eh, doon ako sa dormitory nag-video nun. Pinaglaban ko yung Jollibee tsaka yung McDonald's. So kung di mo napanood, try niyo panoorin yun. Sobrang epic ng kulay ng video, sobrang epic ng lahat. Kasi ito na-try ko pa lang, tsaka nagsimula pa lang ako nun. At nahihiya pa ako dun sa mga kadormate ko, kasi nga, mga kadormate ko lalaki. Tapos daan sila ng daan, naasara-sara nila ako, nag-vlog-vlog daw ako, ganyan-ganyan. So ayun, yung hindi ko maalala kung ano yung pinagsasabi ko doon, pero feeling ko malipis pa yung pasta ng McDonald's noon. Ngayon, medyo malaki na siya, parang Jollibee din talaga. Pero ang pinagkaiba lang kay Jollibee, mas marami pa rin yung sauce tsaka yung hotdog niya. Ito kasi dalawang piraso lang yung nakita ko. Mas parang ang konti nung sauce niya. Kasi wala ko masyadong nakitang cheese. Hindi katulad kay Jollibee na talaga makikita mo yung cheese niya sa ibabaw. Parang magatas yung lasa na. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung pagkakalasa ko. Pero hindi ko alam kung siguro na-miss ko lang talaga yung lasa niya. Or nakalimutan ko lang talaga. So let's go with the one piece spicy chicken. Hindi ko alam kung anong part. Thai part ata. Thai part ba? Ang liit. Ang liit. Nakadisappoint. Hindi katulad ng take-out sa Popeyes, ang lalaki ng take-out nila, hindi katulad ito. Yung ano din eh, KFC, pag nite-take-out, ang lalaki ng chicken nila. Ewan ko sa McDonald's, bakit ang liit-liit? Dapat nga malalaki yung ibigay mo kasi take-out yan eh. Mas maraming tao makakakita. Mas maraming tao na makakapag-judge kasi nalabas na yung chicken. Kumbaga nasa public na siya.
Sobrang kapal ng breading. Yung outer na lang yung crunchy. So, and kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko na na-upload ko na, you can visit my YouTube channel. Just type K-A-M-M-I-Z-A or Kim Miza. And kung gusto nyo magpa-shoutout, comment your name para ma-shoutout natin sa next video. Ang maganda sa chicken, itong McDonald's, malambot. Dun nga lang, yung pagiging crunchy na wala na, nasa outer na lang yung crunchy. Yung pinakadulo, ilalaya na lang ng skin. Tapos napansin ko medyo ano siya, laps na. So ayan, nagtrabaho din ako sa may McDonald's for 7 months. Kasi kinakailangan kong tumigil para makapag-focus ako noon sa thesis namin. And luckily, dahil napayagan naman ako, though mas mabigat sa loob ko kasi nga ayokong iwan yung McDonald's dahil naging masaya na ako, naging family na ako sa kanila. And of course, dahil nga sa tawag ng responsibilities na kailangan ko nang mag-focus sa pag-aaral, ayun, tinake ko yung advantage na makapag-aaral ako, makapag-focus ako sa thesis. Super saya ng experience. Same thing with the Jollibee, kasi nag-work din ako sa Jollibee for two months. Kaya 2 months naman kasi sobrang hectic ng schedule ko dahil before nag-ROTC pa ako ng first year. Mali kasi napili ko. So ngayon, let's go with this iced coffee milky with chocolate. So ayun, no, yung initial review ko dito sa kanilang vanilla or with vanilla, magaan lang yung lasa niya, hindi ganun katapang yung coffee, hindi rin ganun katapang yung lasa ng milk, kasi sabi milky nga, so expect mo na milky yung lasa niya, pero hindi. Gumagamit ako ng kutsara, kasi wala kang straw. So, inahalo ko siya. Baka kasi yung syrup niya, hindi nahalo sa ilalim. Yung lasa niya, parang normal lang. Alam niyo, hot chocolate? Na nilagyan ng yelo, parang ganun yun ang lasa niya. Yung sa Swiss Beast ba yun? Parang sa Swiss? Parang normal lang. Coffee na nilagyan ng chocolate. Normal lang siya. So ayan, we're done na, and I hope na nag-enjoy kayong kasabay akong kumain. And I hope na kayo din ay nakakain at busog na. And sana naingit din kayo. Chat. So ayun, yan, magsa-shoutout na naman ulit tayo ng mga hindi ko pa na-shoutout nung mga nakaraang araw. So sa mga gusto mo pa-shoutout, just comment down below your name para sa ganun ma-shoutout natin yung next video. And I hope na magkasama-sama tayo sa mga susunod pang videos. And for July, ang schedule natin is for every 3 days po. Magpo-post ako ng video para sa inyo. So last June, nag-post tayo every other day. And last June, kinover natin yung mga local businesses to support them. So kung hindi nyo pa napapanood, you can watch those videos. Ang sa ganon, if ever na meron kayong extra money or gusto nyo mag-order, gusto nyo matikman yung kanilang mga produkto, you can order naman. You can send them a message na sa ganon, makapag-place kayo ng order sa kanila. Ngayon, ang plano ko this month, this July, ay i-cover naman yung mga fast food chain na usual na kinakainan natin dito sa Philippines. Para lang sa ganun, yung iba, yung hindi kilala, I'm sure naman kilala naman din talaga to ng iba, pero yung iba na tatry natin kainin na hindi kilala ng iba, eh makilala rin nila, i-introduce natin sa kanila. So ayun, tinry ko lang din naman yung iced coffee at saka yung iced coffee with vanilla and with chocolate para i-compare ko lang yung lasa nung kay Jollibee. Pero for me, ang hatol ko sa kanilang dalawa, dun sa iced coffee ng Jollibee, mas okay yung iced coffee ni Jollibee kesa dito. Pero okay na rin siya kung McDo talaga kayo. Wala naman akong magagawa doon. Okay naman din yung lasa niya. Wala naman akong problema doon. Kaso nga lang, kung i-compare ko yung
yung level ng taste nila, mas okay sa akin yung kay Jollibee. So yun lang, that's all for today, and I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today. And if you have any comments, any suggestions, you can comment down below. At kung gusto niyo ma-shoutout sa next video, you can put your name sa comment section para nang sa ganun ay ma-shoutout natin sa next video. So ngayon mag-shoutout tayo ng mga friends natin dyan na nagla-like, nanonood, nag-share, nag-comment sa ating YouTube channel at yung mga nag-subscribe. So kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. And kung meron kayo iba pang food na alam na fast food chain, hindi ko din alam. So you can comment down below na sa ganun. Next time, matry naman natin siya at masubukan natin yung lasa ng fast food chain na yun. Okay, shout out kay Rene Albero, isa sa mga kumpari ko. So meron din siyang YouTube channel. Visit his YouTube channel sa ganun. Mapatawa naman kayo niya. Ma-share niya yung talent niya sa singing. So check nyo yung kanyang YouTube channel and subscribe na. And of course, shout out din po sa Toshi Wo na nag-comment sa aking previous videos. So meron akong in-upload na tungkol sa taho kasi nagmukbang ako ng taho, inubos ko siya lahat pero pasukasuka ako, sobrang dami niya. And ayun, nag-enjoy naman din ako. And shoutout ulit kay Kuya Ram. Ayan, sobrang sipag nitong mag-like, manood ng videos ko. Thank you so much, Kuya. And ayan, thank you kay Cucumber YT. Siguro YouTube niya ito. So visit nyo rin, guys. Baka naman meron siya may offer sa inyong new video. So kung gusto ninyo na ma-shoutout kayo sa next video, comment your name below na sa ganoon, ma-shoutout natin yan. And please, please, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. So hanggang dito lamang po, guys. Stay safe, everyone, and see you soon sa next video. Bye!